Gumaganda naman yung datos natin kumpara sa dati. Kahapon at meron tayong 7,625 ang deaths natin, 203, medyo mataas pa rin. Pero yung hinahanap ko dito kasi yung criteria na ginagamit sa Bloomberg Resilience Ranking to reopen the economy. And para i-refresh lang ang memory ng ating audience, ang una niyan ay yung positivity rate na dapat ay less than 5%. Ito yung nagsasabi kung ilan ang may infect kada isang, kunyari sa isang 15 tayo out of 100 siguro, dati 1 in every 5, no? Mataas pa rin yan kasi ang benchmark kasi natin ay 5%. Ang vaccination rate natin, sabi nila, ay nasa 80%. Kaya nang, ang suggestion ko dyan para makita natin talaga bawat LGU, nakalagay ang column na yun, ano yung positivity rate at vaccination rate ng bawat LGU. Kasi doon tayo minamarkahan ng Bloomberg Resilience Ranking eh. Ang third yan ay severity ng lockdown and then yung economic depression. Ngayon, kung bubukas tayong economy at ang testing natin ay mababa, nasa 49,000 na dapat sa ganito, nasa mga gumagawa tayong 100,000. Pagbukas natin yan, baka mag-rebound yan in 2 weeks or 1 month. Kasi kailangan mapanatili nating mababa. I think sa NCR, according to OCTA, nasa 10% yung ating positivity rate, no? Sabi nila dun sa data nila. Pero dun sa report kahapon ng Department of Health, 15% siya or 14.9%. So mataas pa rin siya. Ang nakikita natin, madali pa rin magkakahawahan yan. Tapos dun sa vaccination rate natin, kailangan natin makita yung column na yon para malaman natin baka ang nagdadala dun sa percentage na yon ay isang locality, kanyari 90% sa Quezon City. Pero how about the rest of the LGU? Para malaman natin kung pag na-reopen tayo, wala tayong masyadong breakthrough infections. Tapos, meron dun kasi sa alert level 3 nila, ang hirap niyang i-judge ng isang pasada kasi kunyari cinema. Kasama doon ang cinema eh, sa pag-a-approve lahat eh. Hindi naman siya pag in-approvean mo eh, all or none ng pag-approve mo sa alert level 3. Kasama doon yung cinema. So kaya hindi ako makapag-comment whether I'm happy with that. Parang sinasabi ko, dapat gradual and phase down. Kasi sa sinihan, alam naman natin, kahit may spacing ka doon, enclosed pa rin siyang area yun. And then hindi man naman alam kung magbubukas ng mask doon ang mga pasyente o yung manunood ng sine. So baka magkaroon siya ng super spreader event na pwedeng daling sa bahay. Kasi hindi mo naman alam kung anong pwede. And then when there's the ventilation in the cinema ay okay na. Kaya nung nire-review ko, parang hindi siya pulidong-pulido na a-approvean mo siyang ganyan. Kasi yung data mo pa rin, parang dapat dahan-dahan pa rin siya. So, kasi ako, I don't believe in lockdown anymore. Eh. Ang tinitingnan ko lang, kaya tayo mababa dito sa Bloomberg at saka Nikkei. Dalawang linggo lang to ha. Hindi kasi natin naayos yung ating positivity rate. Doon sa last Bloomberg, 27% tayo ang positivity rate natin, which is second worst in the world next to Mexico. Ngayon, napababa natin. Pero baka tumaas kasi hindi libre kasi yung ating testing. And yun na isa sa pinakamahirap na problema natin. At baka pag nag-mobility, gumalaw ang tao, kulang ang testing mo, baka tumaas yon. Dapat ma-deploy natin ang testing either by RT-PCR or by rapid antigen. Right. Pero explain mo ulit, Doc Tony, ano yung ibig sabihin nun na, kumbaga, nabibigyan tayo ng mababang datos ng daily cases, pero mababa pala ang testing rate natin. What does it mean? ang ibig sabihin nun, baka gumagamit ang mga tao na ng rapid antigen test na hindi na imamarka dun sa overall cases natin. Ang ibig ko sabihin, dapat di ba gagawa ang IATF ng guidelines para sa rapid antigen test. Kasi sa Singapore, ang ginawa ng Prime Minister nila, pinamigay nila ang rapid antigen test sa mga
tao, self-administered. At ikaw ang gagawa. Tapos libre. So kung negative ka, hindi ka papasok. Kung negative, papasok ka. Pag positive, sa bahay ka, tapos mag-testing right. ka uli. So ganun sa Singapore. And then even sa Amerika, ganun. Ngayon, ang tingin ko, baka bumababa ang cases, tapos ang iyong cases bumababa din. Dapat bababa, no? Ang testings natin, mababa, dapat mataas yan para bumaba ang cases. Baka nagagamit na yung rapid antigen test tapos hindi na i-re-report. Kasi ang dami niyan eh. Ang dami niyan na gumagawa na ngayon. Kasi nakikita natin, nagsasabi mga pasyente sa telemedicine ko na gumagawa doon. So dapat, right. sama siya sa guidelines, whether kasama doon ng rapid antigen test. Yun ang aking comment yan. Pero ang concern kasi sa akin, halimbawa, ordinaryong tao, di ba, partner, doc, kung binibigyan tayo ng mababang COVID cases pero hindi pala natetesting lahat, baka hindi ganun ka-accurate yung data. At marami pa rin yung naglalakad lang dyan na meron pala pero hindi nasama sa bilang. Yun yung kinatatakutan din ng ilan. Well, yun din ang kinakatakutan ko. Kasi unang-una, wala tayong masyadong data dyan. Pangalawa, hindi pa nila naayos ng COVID kaya yung kanilang data management. Mapapansin natin, pagka Sabado, Linggo, Lunes at saka Martes, down yung kanilang server. Sinasabi nila, hindi up to date yung kanilang data. So, paano yun? Na yung data mo ay minsan hindi kinaya ng COVID kaya. So paano ang dapat natin gawin? Aside from the fact, na maaaring gumagamit pa rin yung mga ibang tao ng rapid antigen na hindi naman ire-record doon sa atin. So these are cases na dapat intindihin natin. Ako personally, hindi masyado akong confident about the data being churned out by the Department of Health on a daily basis. I look at the positivity rate as an important factor. Pagka less than 5% yan, eh doon ako magiging siguro kampante. So ako, personally, sana pag ginawa nila yung ganitong klaseng pagbababa, nakahanda yung infrastruktura to prevent the surge of cases. And ang number one yan, testing. Katulad ng Malaysia, ang taas ng vaccination rate ng Malaysia, 64. Pero second to the last sa Bloomberg. Nung inaral, mababa ang testing sila at saka contact tracings. So hindi yung taas ng vaccination rate ang nagpahina sa Malaysia. Kung titingnan yung Bloomberg Resilience Ranking, second to the last siya. Pero ang nagpababa sa kanya, yung unang-unang importante, which is actually testing and then tracings. Dr. Tony, doon sa binabanggit mo kanina, no? Doon sa binanggit din ni Partner Zed, ang keyword talaga pa rin, kahit simula pa ng umpisa, testing. Kasi para makita natin yung general overview talaga. Kung mababa nga yung testing natin, limited yung natetest, plus yung mga gumagamit pa ng mga, yung binabanggit nyo kanina na antigen test na hindi na i-re-report, may posibilidad po talaga na nakikita ninyo, Doc Tony, na posible na may mga makakasalubong pa, posible na may makasama sa mall mamaya, posible na may makahalubilo sa arcade na positibo pa rin, pero hindi reported. Tama yun. Maraming underreported na nakikita ko. At kung hindi natin siya gagawin na libre or deploy natin na marami to the government, baka tayo magkaroon niya ng surge in the next 2 weeks. Yan ang gusto ko sanang ihilingin sa government kasi ginagawa ng ibang bansa eh. Positivity rate, bawat LGU, para malaman mo. And then vaccination rate. Kasi maaring mataas ang vaccination rate mo, pero ang positivity rate mo mataas din. So dapat mababa ang positivity rate tapos mataas ang vaccination rate. Yan yung dalawang metriko na ginagamit sa Bloomberg. Kasi kung hindi natin makokorek yan, next month uli ng ranking ng Bloomberg, since hindi natin na-address yan, mababa na naman tayo. Mm-hmm. So dapat we should actually manage these metrics. Kung hindi, magkakaproblema tayo dyan. Oh, Dr. Tony, kasi minsan kahit gusto mong magpa-test, eh medyo may kamahalan yung RT-PCR. Hindi naman po libre yung RT-PCR sa atin dito. Kaya yung iba, nagko-quarantine na lang on their own. That's correct. So, yan ang dapat nating solve din eh. Kasi
Yung binasa ko rin doon sa Bloomberg, yung top 10 in the world, kaya sila magaling, ang kanilang vaccination rate at least 70%. Tapos ang ganda ng testings nila. And European countries yun, 8 out of 10. Dalawa lang ang pumasok sa top 10, UAE at saka Canada. Tapos yung last 5, puro Southeast Asian countries. Na, doon nakalampang Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, and then ang huling-huli, Philippines. Ang binanggit nila doon, yung ating positivity rate ay mataas, ang vaccination rate natin ay mababa. For the entire country, ah, that's 20%. Oh, and then, ang severity ng lockdown natin, and then our economic depression. So, dapat sagutin ng health measures yung ranking natin para gumanda yung economy natin. Kaya medyo ako'y atubili kasi dapat sa tagal na pinlano natin bumaba, na pag-isapan na sana kung paano ang guidelines using the rapid antigen test. At sana napag-usapan din sana ma-re-channel some of the money or sa budget hearing na libre na ang testings natin. Di ba magbabudget hearing na. Dapat ilagay ito na libre na ang testings natin like in other countries. Yan ang isa sa request ko sana. At ayusin yung data reporting na magre-reflect every day na let's say sa NCR, lahat ng NCR, ilalagay dun mo ang positivity rate mo at ang vaccination rate mo. Siguro maganda yan. And then nationwide, by region, anong positivity rate ng isang region, anong vaccination rate, para alam i-deploy ang bakuna at saka ang testing doon sa taong sa lugar na mga ngailangan. I think we need to have that kind of metrics. Or else, yung bakuna natin left and right, pero hindi natin alam kung nasan ang main distribution, which I think diniscuss ni Edson kahapon, Guido, bakit marami kang supply right now, pero mababa pa rin daw ang rate mo, mabagal. Eh kasi wala tayong mapping of the vaccination rate kada region. Kung meron tayo niyan at hindi in bulk kasi nire-report natin, sasabihin NCR 80%, baka nagdadala niyan tatlo, limang magagaling na city tapos mababa lang yung iba. So pagka lumakad dyan, at yan pala ay high risk individuals coming from one LG to another, magki-criss-cross lang yan, then magkakaroon ka lang ng hawahan dyan kasi hindi natin na measure pareho yan. Dok, binabanggit mo na mababa pa rin yung testing kasi mas maganda sana, mas confident tayo na lumabas kung sinasabi natin na 100,000 a day yung test natin tapos na talagang bumababa o mababa talaga. Plus, ito yung percentage naman na nabakunahan, mataas din. Di ba medyo mas komportable tayo? Pero kung ang half lang pala yung kinakaya natin tapos may mga na-under-report pa, ito naman yung binabanggit mo, Doc, siguro na dito nang gagaling ano, yung medyo hindi kayo kumpiyansa doon sa decision na ibaba yung alert level at medyo magbukas pa tayo ng economy. Doc, curious lang, nakuha nyo ba, may nakausap ba kayo, nakakwentuhan, bakit ba ang baba pa rin ng testing natin? May nakabulong ba sa inyo o nakita kayo na ito yung dahilan kung bakit hindi po, never tayo umabot ng napakataas na numbers ata pagdating sa testing? Kulang. Ang sabi ng mga nakausap ko, ng mga LGU, kulang yung pagbibigay ng national government. Kasi unang-una yung hindi na-budgetan yan eh. Kung maalala mo dun sa investigasyon sa Senado, yung 42 billion kasi na-allocate yun sa mask at saka sa face shield. May konti sa test kits. Pero dapat since more affordable ang face mask at face shield, dapat ang mas ilibre yung testings. Kasi yan ang mas kailangan natin sa pagbababa ng cases. Hindi yung face shield at saka face mask. Yung testing talaga. Yung testing kasi both diagnostic and therapeutic siya. Pag na-diagnose mo, ang treatment yan, i-isolate mo. At saka pag hindi mo na-testing, paano mo i-contact trace? Lahat lang dapat kasi ng i-contact trace mo, yung positive ka sa test. Kaya virtually, wala kang contact tracing, di ba? Eh, lalong mababawasan yan kung kukunti ang testings mo. Yung basic pa rin, testing, tracing, vaccination, napaka-importante. Do happy tayo na sinasabi ng national government na mataas tayo sa vaccination. Ang gusto natin yung granularity of the vaccination rate per LGU so that we will know which particular LGU will need more vaccination.
And then yung peripheral areas din, kasi apektado Robert Sen ang galaw eh. Kasi some of the workers are coming from Calabar Zone and from Northern Luzon. Eh, dapat malaman din natin yung karatig pook niyan, kung, kasi doon ang gagaling ang mga workers eh. So baka mamaya pagpasok yan ng Maynila, makikita natin, uy, mataas pa lang positivity rate, mababang vaccination rate, tapos pasok sila NCR. So maghahalo-halo yan. Kasi hindi naman ngayon kasi ganun ka-strict ang borders natin ngayon eh. Di ba? Magandang punto yan, Doc Tony, ha? Kasi yun nga, concentrated talaga sa Metro Manila, di ba? Admittedly, yung vaccination. Eh baka yung surrounding areas nakakaligtaan. Pero teka muna, nabanggit mo kanina, kung hindi tayo ganun ka-prepared at this point, posible ang rebound in the next 1 or 2 months. Eh, ang gusto nga natin, Happy Christmas eh, Merry Christmas eh. So kung tataas yan, tsutsempo pa sa Pasko? Yeah, kasi November na in the next 15 days. Ang lagi kasing inaalala ko dyan, lagi kasi tayo we're putting the cart before the horse eh. Bago sana in-implement ito, nangyari sana na itayo na yung testing, contact tracing. Yung vaccination marami daw, pero hindi natin alam extent. And then, cinema, that's my main concern. And then, narinig ko si Secretary Duque na medyo hindi siya nabigyan yata ng final decision making on the doon sa mga bumabalik na mga Pilipino na mga ngailangan ng quarantine, ano? So, kumbaga yung alert level system number 3 natin, hindi siya foolproof na papayag ka. May papayag kang konti. Isa sana, ang ginawa nila ay gradual phase down ng mga ano, and then i-check nila kung magkakaribang. Kunyari, okay naman sa akin yung outdoor 50% ka, 30% ka indoors, then bakunado ka lahat. So, tapos lahat ng papasok doon ay bakunado, that's fine. Pero sinabay mo bigla ang cinema, parang paano mo siya tatanggapin holistically? Maganda yung sana yung isang idea muna. And then, kada 2 linggo, baguhin mo ng baguhin. Kasi, Doc, malaking factor sa'yo yung ano, yung ang pagtanggal ng quarantine sa mga green list countries. Is that a cause for alarm sa'yo? Tiningnan ko, yung mga countries na pa lang yun, ay hindi pala mayayamang bansa. Mga Pacific Islands pala yun. Mga Fiji Islands, wala nga doon ng US. Wala. Wala, dun, wala eh. Kasi nandun yung Delta variant. So parang ang feeling ko, eh, in terms of negosyo, parang konti lang din ang mapapasok sa atin na turista. Kasi yun lang din yun eh. So, pero in terms of threat to us, wala ka namang nakikitang mataas na wala, threat. Wala mataas. Mataas talaga ang threat eh. Mga Amerika, mataas pa yan. Mm-mm. Makikita naman natin eh. Tinignan ko parang wala sa akin naman threat. Kaya parang valid naman yung reason na sige, at gaan na lang natin. Wala lang sign of coming from the Secretary of Health. So yun nga, may ganong issue. Ako, right. Dalawa lang naman ang issue lagi ko dyan eh. Yung sinihan, which nakaka-ado kung manunod ka ng sine in a enclosed environment, baka magkaroon dyan ng problema. Number 2, yung kakulangan sa testings. At ang number 3, yung case data management na hindi nire-reflect every day yung positivity rate and vaccination rate natin.